initiate yung flicker sabay protect mini PNK. Exactly, yung pupunta ka sa gitna ng mga kalaban, yes. Tapos magna-knock up sila, tapos may shield ka. Parang sobrang asim na laro nun pag ano, no, PNK. Kasi pag usual na PNK, nasa gilid ka. Mm-hmm. Tapos kumaka-chika-chika lang. You would like yung kupa lang yung umaatake sa'yo, oh, di ba? Parang you're just kiting your opponent. Pero si Chak nga, aggressive siya maglaro ng popalin kupa eh. That's right. And the aggressiveness pays off, especially with a team. Especially yung the rest of the team mo, napaka-aggressive din. Kayang makipagsabayan, kayang sumabay sa dive mo. Mm-hmm. But, so, alam what a respect. Oo, alam ng NXP Solid na, kumbaga, the only what's left dito for execration for a tank probably as another high loss, kung yun pa rin yung gusto nila dito. Mm-hmm. But it's gonna be the Roger dito, Nihit, which is isa rin sa mga talagang hero niya. So now we're just looking for another side lane and as well, an H2O hero. Still, Ling yata is still open? Yeah, actually. Actually, okay yun. Pero ang problema with the Ling is, of course, it's kind of sometimes nerfed na. YSS, I think, is still open. Mm-hmm. Yeah, there you go. So, posible pa rin yun. And Ling is the one that they're gonna go for. Good call, Kuya Rob. Yes, oo. To be honest, kasi whenever I see Ling, isa si H2O sa mga talagang sinusubaybayan ko. I mean, yan siya, si JP, yan yung mga talagang prominent. Even Kyrie, yan yung mga, di ba parang sa MPL Season 6 natin, parang sila, Drix, isa pa, di ba? Yan yung mga mausay talagang gumamit ng Ling. But, I really like what's the pick dito na execution, specifically Alice. Yung Alice. There you go. So, wala nang tangke-tangke, sabi nila. Hindi na kailangan yan kasi, to be honest, binanan ng NXP lahat ng tangke. Kasi mo yung pick, yung banlist ng NXP Solid, halos lahat kay Chaknu. Exactly. I mean, they're really denying dito. Hindi naman natin matatawaran dito ang isang laro ng isang Chaknu. Pero, isang mabilis dito, Kuya Rockheart, ako na muuna. Ako naman mauuna. I'll be going for execration dito sa game number 2. Yep, execration I think is going to be the one that you want to look out for here. Specifically dahil napaka-aggressive, pang-aggressive yung lineup. I know we use that term a lot. Mm-hmm. Paulit-ulit na kami. Pero ito talaga yung lineup na to, pang all-in. Kumbaga, yan, iba naman, all-in. Pang all-in yung lineup nila sa totoo lang. And it works well in their playstyle. Mm. Tsaka tingin ko kasi, ito na yung comfortable pick ng execution eh. Yung kaninang pick kasi, I think it was forced. Feeling mo pilit ba yung Hylos kanina? Pilit. I mean, hindi pilit yung Hylos. I think pilit dun yung part ng Estes and Bruno. Yung support, yung sustain. Yung sustain. Oh. Kumbaga, like what I've said kanina, nakaset na sa utak nila na gagamitin nila yung Estes regardless sa pick dito ng NXP Solid. That's true. Yun nga, mga kaibigan, this is the game number 2 ng NXP Solid laban sa Execration. Match point dito for Execration. Kailangan nilang mag-force dito for game number 3. Yun, here we go on to game 2 and Execration. Siyempre, kailangan nilang manalo for game 3, which I know a lot of you are looking forward to. Mm-hmm. We are going to see a pretty standard start. Wala namang masyadong nag-invade, which is a big difference from kanina. Totoo, no? Pero ang big difference dito, Kuya Rockheart, si Chaknu ang makalid. Oo nga, no? Siya yung kalid. Okay. Kumbaga, this is something different. Kasi most like, ang mangyayari dito, parang fighter tank. So, ang nangyayari... Nag-off lane pala si Jack, no? Oo. Ay, ang iniisip ko dito, Kuya Rockheart, will they be denying yung purple buff dito ni H2O? Good question, because I think they are going for that right now. And it will still go to H2O, pero ngayon, ready sila lumaban. No ultimate yet available, pero kaya niya mag-finch points over the wall into the fight. Chaknu very, very low. Sumasakay sa buhangin and makakatakas dahil doon. Ang ganda. I mean, the timing din, the flicker out and as well, doon yung Cyclone. Pero eto, Max yata dito. Mukhang may ipet. H2O will be taking the first blood. But dito, Chaknu just healing on with a stun guard. Oh, pero no. Yawi yata wow. May ipet. But H2O, Kitling another one. But Yawi, masyadong makunat. Mukhang makakatma si 0-3 yata ng maaga na naman dito ang execution. But Benny Cutie, may kasama na dito. But Yawi still very, very tanky. Si yung Yawi. Kulong! Yung kulong, tol! Ayaw mabutas! Na-vulcanize agad! Ang kunat ng kulong! Saan siya pinabulkanize to na? Grabehan naman yung gulong na yon, Dong. Di ba, kumbaga, lahat na ng pako na daanan nun, pero hindi pa rin, hindi pa rin natibag. Wow, that. Uproader. Oh my God. Kinakalmot na siya ni Hate. Ano pa naman tong gulong na to? Let's watch that on the Gillette Instant Replay hashtag Shave the Day. Takas san si Chaknu doon. Pero kita mo to, pinaka mapapansin ko, yung kunat sana ni Chaknu dito, itong quicksand,
na-cancel agad. Mm-mm. So nawala yung kunat, nawala yung regen, at dahil doon, tuloy-tuloy na yung talo ng Execration in that fight. Exactly. Saka force din yun eh. I think dapat mag-out na doon si ano si Chuck, no? Mag-TP out na siya. Exactly. Kaso medyo na-drag may out. May nahuli. Na-drag out sa kanya, tapos malapit din doon sa kanya si H2O. So yeah, wow, very unfortunate. Pero yun na nga, tumama yung paa na doon kay Etomax doon sa may bandang likod, pero out na muna dito ang Execration. Yawi, ang gulong. Ito yung literal Kuya Robert na ano, ngumuya ka ng gulong. Oo. Konat? Konat, Koya? Kumbaga, kung nandito si Paring Manjin, sasabihin niya, yan yung chicharong na hanginan. Ganun siya kakunat. My gosh. And so far, dahil doon, napakalaki yata ng nakuhang map control ng NXP doon. But will it stay the same? Kasi ang exe naman ngayon, galit na galit, kumukuha ng Lito Wanderer, tatlong tao agad ang binapadala nila. Mm-hmm. Mid lane also is in pressure kasi kailangan na mag-setup para sa susunod na turtle. Definitely. Pero what I really like dito for Execration is their minion wave clear. Kasi I think, yes, nandito maganda yung pick-up potential dito ng NXP Solid on the single target. Pero hindi sila basta-basta makakapag-push just because kumbaga yung hero mismo ng Execration could be able to withstand even on their side lanes. That's right. So solo, kaya nila mag-sustain and they can control multiple lanes nang sabay-sabay nang hindi sila basta-bastang buwabagsak. Exactly. Pero speaking of babagsak, Zapnu will be falling down doon sa may bandang baba with the help dito ni Captain Chester. Pero Chaknu doon, medyo na-spot out niya yung Selena. Will he be able to bring it down? But Renjay will be taking down Tier 1 turret dito sa may bandang ibaba. Chaknu, habol na naman dito yung gulong. Pero wala siyang katulong. Pero that's gonna be the end of that fight. And so far, mga kaibigan, at least 1,500 lead dito ngayon. NXP Solid, medyo nasa back foot na naman ang Execration. Yep, and ang maganda dito for Execration is, kompleto pa rin naman usually ng buff si Hate. Hindi siya sobrang naagawan. Totoo. Kahit na medyo nagkaka-dulas-dulas tayo sa team fight, I think they're waiting. Iniintay nila na umabot tayo to the later parts of the game bago sila talagang mag-all-in. And they are gigil na gigil. Kitang-kita mo, gusto talaga nila lumaban na agad. Grabe. Grabe sa gigil. I mean, NXP Solid dito. Talagang handang-handa sila dito sa laban na to. Ito yun, bugbugan eh. Kumbaga, itong laro na to is not just about points sa MPL. Dignidad na to, Kuya Robert. Facebook to. Facebook post na to, man. It's gonna be the bragging rights yung kailangan nila dito. Pero dun si Chuckno sa may bandang gitna, Tempest of Blade will be knocking out that one at mawawala doon si Khalid Bay. Susunod pa nga ba? At out na muna. Pero meron naman sila doon nakuwang consolation, which is the Tier 1 turret doon sa may bandang itaas. Arrow will connect doon. Pero nalaman ito ni Chester. Habol sila dito, mga tol. Very cutie dito. But Hit will be taking down dito si Chester. Pumapalag na ngayon ng Execration. Revitalize has been popped. Pero sabi rito, naku po, naipit yata doon si H2O. That's the damage na wala sila doon because finocus muna ni H2O yung turtle. Yes, nadalawahan dito ang NXP Solid. Pero in return, H2O did take down the turtle. I think medyo kahit papano, meron pa rin naman. They took something from that engagement. But I think Execration, medyo nanalo sila doon. That's true. Execration got ahead just by killing the members. Like sabi nila, sige kunin yung turtle, kunin nyo ng kunin, pero kunin namin yung members nyo. And I think that's exactly what happened. Although, At that point, sinubukan pa rin naman ni Hate. Diba? Sinubukan niya makipag-contest. Mas mataas nga lang yung level ni H2O at certain level kanina. So, medyo... And plus, gamit na yung skills ni Hate. So, hindi siya talaga makapag-contest. And on the bottom lane, hirap talaga si Chuckno na mag-sustain against multiple members of NXP. Definitely. Talagang si Kuya Zap talaga yung tina-target dito ng NXP. Chuckno dito, half HP. Papasok kaya sila dito. Sabi ni H2O, yes! Pero Benny Cutie dito, actually siya yung naging X-Factor doon sa engagement doon sa may turtle kanina. Yep. Pero Arrow will be hitting dito si Hate. Ito pala magiging problema dito, no, Kuya Rockhart? Yes, kasi, Kuya Rob. I was thinking na naka-retribution dito si Hate, but I think it's a good call na nag-purify siya dito on this specific match. Kailangan eh, kasi pag natenga siya, problema yon sa exec. And now, the top lane, Benny Cutie solo sustain against three people. Kaso walang minions na makapag-lifestealan. And that's why he lost that. Pero sabi rito ng Execration, hindi kami hihinto. Raging Sunstorm dito with Chuckno. Pero yung gulong na sobrang kunat, hindi pa rin nila nabatay. Pero doon, H2O, hinanap siya rito ni Chuckno. Habol sila dito sa may bandang likod. Revitalize, nandyan sa ibaba. Talon, MB, pero walang tinamaan yung Avatar of the Guardian. Pero si Yawi dito, masyado kang makunat, pero wala na. Masakit na yung damage dito ni Hate. It's gonna be one man down. Oh, Chuckno, heal muna ang mga tol. Pero that's gonna be a double kill for Hate. And yun na nga mga kaibigan, Execration,
still on this game. Yung literal na heal sa mukha, eh, no? Kasi oo, yung heal ni Chuck no, na ganun, may slow din yun, which is a very, very big engagement tool para sa execration. So they're getting something on the map. Hindi pa sila tapos. They want to go for another fight here on the turtle area with H2O using the Tempest of Blaze already. That might be a big deal. Pero Renegade wants to go for Zapnu. Make your statement on the bottom. Grabe, no? Parang si Kuya Billy lang yung nakikita ng NXT Solid. May target? May ano eh, kumbaga may target sa likod dito si Kuya Billy. Pero ito, mga kaibigan, one man down para sa execration. Na-reset naman yung turtle. Yawi. Medyo trying to zone out dito, pero sabi dito na execution, kunin muna natin yung purple buff spot out dito sa may bandang gitna. Okay, pero Benny Cutie is was actually looking towards Benny Cutie, Kuya Rockhart. Kasi, yes, namamatay siya doon, pero hindi siya bastang-bastang mamamatay. I think, pag nabuo niya yung Winter Truncheon dito, it's gonna be different. Which is, yun na. Ayan na. Meron na. Na-lock-in na. Which, I think that's the big difference maker, no? Kasi, pag-alis ka, Winter Truncheon sa gitna ng isang katutak na kalaban, kahit 1 HP ka na lang, mapupuno agad ng buhay mo, most likely, right? And that's what they're trying to do. Kinukumpul nila yung NXP as much as possible. Pero ang problema dito, yung NXP, hindi kumakagat basta-basta. Oo. Pero alam, ang ano lang, ay sorry to bot in sa'yo doon ha. Kasi I was thinking dito, medyo mayroon saving grace pala doon, Kuya Rockhart. Kasi kung iisipin mo dito, halos lahat ng miyembro pala dito ng NXP Solid is melee. I mean, that's true. I mean, yes, Selena, nagkakaroon niya ng range, pero you would always want him na melee because of the Garrote, di ba? That's gonna be the damage. Yun yung bawas talaga niya. And habang sasa tayo, Chester got taken out there really quickly by execration. Kumukunat na ng dahan-dahan yung lineup ng Exe, and they are slowly controlling the map dahil doon. Totoo. And I think ito ha, mas gigil tong laro na to compare what we had on game number one. Kasi yung game number one, paulit-ulit na invasion doon sa purple buff ng NXT Solid. Pero ito, I think execution, medyo na naramdaman na nila kung what they have to do. Na napansin na rin nila what's their winning condition, and they're doing it consistently. That's right. And win conditions aside is going to be the case here for Exe. Alam nilang si Chakno hindi siya ganun ka... It's weird seeing Chakno on na hindi tanke, no? Pero somehow, they're making it work. And Benny Cute, though, will be suffering there in the hands. Rage 2, medyo off angle siya. Hindi ko alam kung bakit siya nandun at the same time. I like that they are holding steady here still. Well, so, 50-50 tayo ngayon. NXP ahead by almost 1K lang. And at this point, 1K, 9.5 minutes, hindi ganun kalaking bagay. Hindi talaga ganun kalaking bagay. Given na, I mean, yes, lamang dito ng gold ang NXP Solid, but look at the items, map. So. Okay? Buhay pa yung mid and up at top tower dito ng execution, which is something to note. I mean, the only one na nabasag dito is yung part nung kay Zapno, kasi pinupuruhan nila nung early stages of the game dito si Kuya Billy. Grabe yung ano nila doon, parang may hugot yung ano pag-dive nila sa baba, no? Oo. Oh, instant 2v1, and ang importante doon is si Renegade. Ang importante doon sa bot lane is si Renegade sticking on to the Tamus. Kasi kahit na mag-cutter ang Inferno ka, kahit mag-ultimate ka, you are disabled. Yes. And yung hindi ka, you're not dealing damage to your enemy. So yung regen mo bumabagal. That's why nagagawa nila laban kay Zapnu doon sa Tamus na yon. Kasi hindi lang basta mag-ultimate ka, makunat ka pag Tamus, eh, di ba? So tama yung ginagawa nila to focus on Tams para hindi siya makapag-front sa coming team fights. Pero execution, nagba-buy time lang din sila sa totoo lang sa ginagawa nilang ganito. Kasi yung lineup nila, pangbrasuhan din. Yes, yes. Totoo yan, Rockhart. And masama pa dito, I think, hindi naman masama. I mean, in terms of execution, mas lamang sila dito in terms of scaling sa mga heroes nila dito, mga kaibigan. Yes, meron tayong Ling dito. Pero kasi, whenever you're gonna be thinking of Ling, parang meron siyang certain point na hanggang dun na lang yung damage na maidudulot niya sa laban. Lalo na pag after Tempest of Blades, totoo, yung ultimate niya. Exactly. Oh, tapos, gets lalo na, I mean, I was really looking towards talaga Benny Cute dito. Kasi I think, siya yung magiging pinaka X-factor dito eh. Para ang mahirap para pala dito, no, Kuya Rockhart. I mean, maraming sustain na mga heroes dito na pwedeng gamitin for micro. Like for example, pag finocus nila si Chakno, pwede siyang mag-heal bigla. Tapos, ano bang pwedeng pang-cancel nila? They only have the... Si Yawi, yung gulong-gulong. Gulong-gulong. And Rene J. If you're gonna be forced, kung sisipain mo siya, even Jit Kondu. Yeah, actually, madami din naman. Pero, what I'm trying to say is, ang daming sustain dito na pagka binurse mo yung hero na to, tas hindi nyo napatay, it's gonna be a big problem for you, lalo na sa mga teamfights. So, that's going to be one of the things that we need to look into later on, kung kanino nila gagamitin yung crowd control nila na medyo
mahirap ding i-focus kasi ang dami mong kailangan kontrolin. Yes. Sa execution, kailangan mong kontrolin si Zapnu. Kailangan mong tipigilan si Benny Cutie plus si Chakdu pa. Kailangan mong i-cancel yung mga healing niya. Mm-hmm. So, I get what you're trying to say na parang limitado yung stun yung crowd control bigla ng NXP. Sa dami nilang kailangan gawin. Not to mention, si Hate is currently 4-0-2 on the Roger. Oh. Kumbaga, na-feel na dito ni Kuya Hate kung ano yung dapat niyang gawin. Look at the damage dito ni H2O. Pero H2. Hihil lang yan ni Chakno. That's true. So, tignan natin kung kaya din mag-scale ng NXP on this fight though. They will stun up Hate and Whoa. Si Yawi ang magiging target nila. Magiging target nga rito nila yung gulong. Pero wala pang tumutulong dito mga tol. Pasok dito, Blood Oath. But that's gonna be the end of that engagement. Pero I really like what Hate did there, Kuya Rockheart. I mean, tinamaan siya ng pana. If it's gonna be a rookie mistake, pagtama ng pana, purify agad. That's pero true. Nakita mo kung gaano ka-patient doon yung Roger. Alam niya, ito lang yung isa sa pinakakailangan niya sa mga teamfights. Hinold niya yon kasi alam niya na nandun yung mga kakampi niya. That's how he trusts his teammates. That's right. And not to mention na may show pa na kailangan nating abangan. Mm. So, pag nagkamali tayo ng sipayan sa atin, paano na yung team natin? Mm-hmm. So, yung iniisip niya and holding that purify. And on the bottom lane, naulit na naman yung kakasabi lang natin with Zapnu getting focused on here by NXP Solid. Mm-hmm. Ang napapansin ko ngayon dito, Kuya Rockheart, parang nag-iba yung gameplay ng NXP Solid. Pero hold that thought dahil si Yawi dito mabubura by Eto Max. Pero habol sila H2O dito, I don't think he could be able to fight this one. Grabe. Pwede yatang mag-lord dito. Execration arrow will be going doon kay Eto Max. Pero pasok dito, Benny Cutie going all in doon sa may purple buff. Chester dito, half HP. Papasok kaya dito ang execration. Yun ang tanong, mga wow. tol. Pero disiplina ang pinapakina ng execration. Usually, execration dati, ganung sitwasyon, all in na yun, ang all baba in. Ng kalaban. Totoo. Kahit nasan kayo, papasok kami. Pero I think yung evolution ng execration, napakahalata dito sa laban na to. Ramdam mas disiplinado. Parang kumbaga sa Barilan, trigger discipline eh, di ba? Oo, hindi sila trigger happy. Hindi sila trigger Uh-oh. Happy. So, ang laking difference na, I wonder though kung tamang decision ba yun. Mm, kasi I think they could be able to kanina chase down kaya Chester. Na. Eh. Oo. Pero I think there's a reason, siguro kasi hindi nila kita si Rene J. Totoo. There's kumbaga parang they're trying to limit their mistakes dito, mga kaibigan. Pero ito na, still lamang pa rin naman dito ang NXP Solid for 3,000 in terms of gold. Pero ito, si Kuya Billy na naman ang nakita dito ng NXP Solid pero nakapag-flicker out. Cotterant Inferno has been popped. Hello. Ito, Tempest Blade out na muna dito si H2O. Tapos Chakno, naghahanap ng maa-atake pero si Hate, naku po! Pero si Don, napatay ni Eto Max doon yung hyper carry ngayon ng NXP Solid and Hate. Still alive, Benny Cutie dito mga kaibigan, mukhang papalag na naman dito, execution, hindi pa rin sila dito humihinto, going all in but still, one for one exchange, I think, lumamang doon, execution. Yep. Kuya Billy, as usual, Zapnu, the ultimate sacrifice. Oh, here we go though, with the kick, Renna J! Catches A2 Max, napakabilis! Kumurap lang siya, napsipa na siya, men. Oo, sabi ni Rene J. Matilok ka, kanina ka pa. Kanina ka pa, eto, Max. Wow, that was a very impressive. Oh. And tamang target yung hinuli, kinina niya. Kasi that was the target you could one-shot, one combo Totoo. In that situation. Sabi ni Eto, Max, it really hurts. Ang masipa ng ganito. It really hurts, ang masipa ng ganito, mga tol. Yan, shout out sa mga tropa nating mga TikTokeries. What's up, What's up sa inyo, mga kaibigan. Pero dun sa may bandang likod, medyo, grabe yung pustuan dito ni Yawi, oh. Nagpapanggap siyang damo. And I think it's not gonna be effective. Here we go, execration. Fighting in, Avatar Guardian at the backside. Kayang-kaya pag lumaban, Hate. Very, very low right now. Red DJ on the hunt. And it's going to be a very, very one-sided fight ngayon sa NXP. It's a very messy team fight, Kuya Rockheart, dahil napatay si Hate. Sama mo na rin si Chakno, Whoa. Pero naka-out naman doon si Zapnu sa may bandang likod. Si Benny na sobrang cutie, nakuha niya dito si Chester. Pero si MB, habol pa rin sila dito. Pero sabi ng execution, pwede namang microhane mga tol. Kayang-kaya namang palagaan dito yung buong NXP Solid. But still, pumapalag Alain pa rin. Halain mo yun. Oo. Mukhang one-sided ang tataas ng buhay, biglang nawala. And I think that's a big part in favor of execution dahil kay Benny Cutie. Totoo. Grabe yung ginagawa ni Grabe Benny Cutie si sa laban Benny na to. Grabe si Benny Cutie dito. Kahit na na-down agad si Hate, may backup damage output itong execution out of nowhere. Mm-hmm.
Totoo, totoo. Grabe, grabe mga kaibigan, ang bakbakan dito for game number 2. Ito talaga yung ano eh, yung a game to remember sa laban na to. Ito, una ang sagupaan pa lang to. Part 1 ng sagupaan nila sa kanilang bracket, eh mainit na agad ang yung mga bigayan. That's right, and that is what the fans want. Now, itong Lord na to, napakalaking bagay ito pag na-setupan ng either teams. That's why medyo nasa mid lane ngayon ang NXP, trying to get a target here para mag-set up. Pero si Chakto napaunat dito sa Khalid na ito. Yapi, nakahuli pero hindi pa rin namatay dito. Doon si Chakto sa may bandang likod, BNQT dito sa may likod. Blood Oath out na muna mga tol. Medyo obvious naman na mauubos na yung HP ng mga taga NXP. Solid hit going in with a Lycan Pounce. Medyo hindi pa hinahabol siya dito ni H2O. Tempest of Blade pero patay pa rin naman doon yung Roger. Pero ito na mga kaibigan, sa may bandang likod, Renny J, kumetelo, kumukulit. Eto, max na naman yung sinipa niya. That's gonna be a godlike for Renny J, and that's gonna be it. 2-for-1 exchange, gulong lang ang nawala sa NXP Solid. I think this is the time na mag-lord. That's right. Round 2 na naman kay Ito Max. Instant delete from that Cho. And I think this Lord is going to be so important. Kaya sabi ng Exe, tara, laban na natin ito mga kaibigan. Mm. It's going to be a 3v4, pero they are able to force NXP Solid para makapag-reset. Yes, and I think NXP Solid still respecting yung na pwedeng-pwede pa rin manakaw to ng execration. I mean, it's gonna be a 3v5 almost na laban, pero hindi nila basta-basta. But Chakno dito, just going in, medyo sinusubukan niya lang kulitin, pero I don't think na mananakaw nila yun. Magbibigay lang sila ng kill doon. And it's still NXP Solid securing that Luminous Lord. That's right. All of a sudden, it's 4,000 gold lead here for NXP Solid. Pero I'm still stuck in wondering, I think kaya pa rin naman Excel lumaban sa 5v5. Mm-hmm. Hindi pa natin nakita yung full 5-man collapse talaga eh. Kasi most of the time, hinahati sila ng NXP. Mm-hmm. Right? Ayun nangyari, and I wonder what's gonna happen. Pag nag-force sila ng fight, this could happen here. Exactly. Saka si ano talaga dito, Kuya Rakat, si Rene J, parang ano eh, kumbaga sa basketball. Naka-in the zone eh. In the zone. Oo, I mean, yung pwesto niya rin, ito kumbaga si Rene J, one of the players dito sa MPL na gumagalaw through instinct. Kumbaga hindi siya yung, kumbaga may sarili siyang galaw, alam niya kung kailan siya papasok, kailan siya magsi-split push. Pero ito na, mga kaibigan, the Lord doon sa may bandang top lane and NXP Solid is trying to push the mid lane. Maximum decision making here happening for NXP Solid. Sobrang careful na din ng execution, keeping their base alive. Zapnu still on the bottom lane. Clear na lang daw yung minion waves. Ang sabi niya, para lang madepensahan ang tore na ito. And H2O, still waiting for the call here for NXP. Oo, inigihintay na. Sa totoo lang, Kuya Rakhart, mas excited ako na makita sa social media yung mga magiging post. Mamaya! Pag natapos tong laban na to. Pero hopefully, execution ko be able to pull off dahil hindi pa rin naman sila na-post. Nakuha nila, nakapag-depensa sila, walang tore sa kanila. So I guess, pantay pa rin to. Pantay pa rin tong laban na to, mga kaibigan. Surprisingly, although ang map control, obviously, NXP Solid na ang may hawak dahil sa big minions on top, mid, and bottom. Pero, again, mamaya, medyo kakalma na din yan. And the gold lead is still holding steady at around 4K. So they can still go for a fight here. Chakno still in the front line. Tank pa rin kahit fighter. Ang pwestuhan and, this could be good. Yun na nga, pero dito medyo munti kang mamatay doon si Chakno. Si BNQT pumasok sa may bandang likod. Sabi ng NXP Solid, focus na muna natin to mga tol. Tatlo lang ang miyembro dito ng NXP Solid sa may bandang gitna. H2O and Renny J just waiting for the right moment para dito pumasok. Ito, medyo sinasandwich nila dito ang execution. Hindi nila ito alam. But Renny J dito, napansin na naman nila kung sino yung dapat niya maging target. That's gonna be Hate. Pero out na muna daw. But Renny J will be taken down by Hate. Naku po, unti-unting nauubos ngayon dito ang NXP Solid. Takbo doon sa mga barriers, takbo muna sa mga pader-pader si H2O. MB rito, habol muna. Chakno, medyo ginagawang skateboard muna yung mga buhangin, pero ito na, sa kanila naman ngayon ang mapa. Push tayo. That's 2 down, man. Oo. 2 down for NXP and 30 seconds on the death timer. Yes, medyo feeling ko napilit yung sipa doon ni Renny J to the point na hindi nila nakalculate. Na yun. Pero yun na yun, ang ating nakalculate. MB will be taken down. Yawi will also be down. Oh my God, mga kaibigan. Bibigyan ba tayo ng game 3 nitong dalawang team na to? Pero, wow, what a very intelligent H2. Play. H2O. Walang minions. Cutting down the lanes on the mid lane. Very smart play. Yes, a very, very smart player play, mga ibigan. Wow.
This is a very, very high-level Mobile Legends game na nakikita natin ngayon, Rockheart. And watching on the replay, kita mo naman, this is the reason why medyo lumamang ang Execration on this fight. Mm-hmm. They got, they were fighting under the turret and then they lost. Again, sobrang pilit, as you said, nung last engagement. Could have been better, pero considering lamang kayo eh. Usually yung mindset talaga, pag lamang kayo, kaya naman natin to eh. Mm-hmm. Which is, I guess, na-overestimate lang ng NXP. Totoo. I was thinking kung ang target ba talaga doon ni Rene J was eto, Max. Or if ever man si Hate, hindi niya siguro in-anticipate na meron pang Purify. That's true, that's true. That was a big deal. And here we go, speak a big deal. That big ultimate not gonna be hitting anybody. Quick check, no, hindi pa napapatama ng big, ng one-time, big-time yung Sandstorm. Uh-oh. I think okay lang yun kasi mahirap talaga. As in, madaming player nagsasabi, napakahirap patamain yan. Lalo kung mga kalaban mo is napakalikot. Oo, mga mobile talaga. I mean, mga pro, totoo. Mahirap talaga yan. Yung Raging Sandstorm, pero yun na naman, sapno na naman yung naging target nila dito. Pero this can be probably a Fake Lord Avatar of the Guardian will be hitting on to. Pero ayan doon na. Sa may bandang likod, may makukuha pa kaya ulit sila. Eto, Mac, dito, na-pop na yung Immortality. Chakno, yata ang susunod. Pero dito, Rene J, still going in, ito, this is where Rene J plays the best, mga kaibigan. Yung mga split push na ganyan, talagang nagbibigay ng enough time, space para sa buong NXP solid. Yep, nice try for Chakno, trying to keep Hate alive, kaso ini-ignore na lang talaga siya. Sine-scene zone ng NXP at this point, trying to go for Hate, and it works. 45 seconds on the dead timers, one more ultimate, misses again here for Execration. Lalaban pa ba? Here we go with Avatar, and it hits the right targets. NXP could finish this really, really quickly. Totoo, totoo. Kahit hindi na nga yata sila mag-lord dito, Kuya Rockheart, 3-man down, pero nabuhay na doon si Zapno na na-pick off kanina. Pero still, Execration still alive, mga kaibigan. And still, dikit pa din ang laban. Hindi yata makukuha dito ng NXP solid ang lord since H2O has been taken down as well with Rene J Arrow. Tumama doon. Will they be able to take down Benny Cutie? Pero mukhang hindi na yata. Now, palag pa rin yata. Very cutie, MB, tumalon ka na sa pader, pero wala yata siyang ganon. And MB rito, hinahabol pa ni Etomax, and that's gonna be it, mga kaibigan. 3-man down for NXP Solid. This is gonna be a right time para kumuha na naman ng Lord ang Execration. And Execration, they are now ahead by 2,000 gold. Napakalaking difference maker talaga ni Benny Cutie dito sa labanan na to. I think, kanina pa dapat kayang-kaya mag-all-in ng NXP Solid. Yes. Napipigilan lang sila by Benny Cutie himself. Totoo. To be honest, Benny Cutie is really the X factor dito na sa laro na ito. I mean, Zapno, siya yung parang nagiging meat shield ng team ng Execration. Kumbaga, sige, ibigay nyo na sa akin lahat ng sakit. Oo. Basta ubusin nyo sila pagkatapos. Kumbaga, yung parang talagang ano lang eh, taga notes sa klase nyo. Siya yung bahala, no? Tingin ko ba si Zapno yung the best na mag-it really hurts. It really hurts. Mamaya. It really hurts. Kuya Billy. Uh-oh. Ayan, so enemy turret destroyed here on the mid lane. Inuunti-unti na din ng Execration ang ating laban dito sa bot lane. And I think hindi naman nila kayang i-all in. So, si Yawi trying to scout out Lord Info. Hindi pala lumalaban, but he will be in danger. Rene J going for a split while everyone on the bottom is fighting. Yes, yun na nga. Pero dito, zone out sila dito ni Benny Cutie. Kaya-kaya nilang alisin dito si Benny Cutie, but the damage will not be enough and makaka... Oh! Uy! Naku po! Ano yun? Masadong makapal yata doon yung pader, sabi ni Kuya Chester. The wall is so thick. Oo. Ano nangyari? Medyo tinamaan sa ano si Kuya mo, Benny Cutie, nung Abyssal Arrow. Pero dito, ha? Still, nagsisplit push dito sila Rene J and H2O. Now, Chakno rito sa ilalim. Sa tatlong miyembro kayo na NXP Solid. Kaya nga kaya, flicker out. Meron ba? Pero mukhang wala. Raging Sandstorm na lang ang naging sagot. Sabi na, Hate, tulungan mo naman ako. Pero Chester will be there. Siya ang sunod na mamamatay. Out na muna dito for Hate. And sa may bandang likod, eto Max, just waiting for the right moment. And na-spot out na rin siya dito na NXP Solid. Now, Zapno comes here but looks like... Mukhang greatest games to. Greatest games to, man. Walang babatinag, walang magpapahuli. As the Lord, hindi pa rin siya mahahawakan. Pero mapapansin mo, yung mga late game, yung late game win condition na sinasabi mo for Execration is starting to slowly happen here. But, sabi nila, Hate pa lang problema. Tara, gawan natin ng solusyon. Goes for Tempest of Blaze and that will be a downed Roger para sa Execration. Oo, grabe. Medyo unfortunate na na-pick off doon si Kuya Hate. Kasi well, I don't think naman na makakapag-lord pa agad naman dito NXT Solid. Matagal pa naman yung next setup for sure kasi wala si Chester, so that means walang mga Abyssal Trap sa mapa.
para sa vision. Oo. Kaya hindi, syempre, pag pro team, hindi ka naman go pag hindi mo kita. Mm-hmm. Tama? Exactly. Totoo yun. Totoo yun, Kuya Rockart. Pero ito, ha, mga kaibigan, talagang medyo nagiging cautious na yung dalawang team natin. I mean, anyone could be able to take down the Lord, pero I think they're just committing mistakes after mistake. I mean, talagang ano eh, kumbaga, hinahabol na nila yung bawat isa eh. And I think they really need to maging compose muna sila. Yep. They have to think kung ano ba talaga yung objective, sinong dapat magiging pick-off nila doon. But Chaknu, still, okay, so medyo yung na-drag din naman yung oras na yon, nagkinukuha na ng NCP solid yung Lord, but Hate will be up in the next 5 seconds. O, dalawang miyembro ng X ang nasa top lane ngayon, kaya kailangan mag-ingat. Grabe si Chaknu, no? Parang rumuronda-ronda lang doon sa may Lord. Tumatanod eh, no? Tinatanod. Oh. Sabi niya, may quarantine bus ba kayo? Sakto, ito, may hawak pang stick. Ayan, laban sa fight on the Lord! Grabe yung fight nga dito, Kuya Rockart. Ang tanong, si MB ang nakakuha dito ng Lord with the Avatar of the Guardian, pero hindi pa naman humihinto yung laban ng Execration. Mukhang may ipit naman dito. Si Yawi siya ang unang mawawala. Sino pa kaya ang susunod? Probably that's gonna be MB dahil tatlong miyembro dito. But H2O here comes to save the day, pero tinulak muna siya ni Eto Mac. Pero Tempest of Blade will be there. Si Hate ang susunod na makukuha. Nako, delikado yata dito Execration. Low on HP ang mga miyembro ng Execration, pero nag-heal si Chaknu. But MB will be taken down. But Renny J, the base, man. The base up. Naku po, naka-counter Inferno. Will be taking out Renny J with the help of Benny Cutie. Pero grabe yung mga sustain natin dito. Kung pansin, sana makita ko yung replay kanina. Kita mo si MB, kanina pa siya dapat patay. Totoo. Bumabalik-balik talaga yung buhay dito sa gatot. Grabe yun. Grabe, mga kaibigan. Iba. This is one of the greatest games natin dito ngayon for MPL. It's been 26 minutes up until this moment. Anything can happen pa rin. Anyone could be able to take this game. Yup, and we are still seeing na, sabi ng NXP, kaya nating tumore. We will get some. And they will get top and bottom inhibitor turret. Napakalaking bagay nun para ma-flow yung minion waves dito sa laban na to. And expect mo mamaya aabusuhin yan nila Rene J for sure. Totoo. Ang mahirap dito ngayon sa side ngayon ng Execration, yes, they are very very strong on a 5-man fight. Kaso ang sagot dito ng NXP Solid, why? Bakit tayo lalaban ng lima? Kung pwede namang nasa sa bottom si RH2O, Rene J sa may top, pwede tayo mag-split push and from there, magkakahiwa-hiwalay ngayon ng Execration because they need to defend and from there, doon sila kumukuha ng pick-off. That's right. And the pick-offs are very big. Mm-hmm. Ang sobrang laking bagay ng pick-off dito, pag may namatay dito for sure, 60 seconds dead timer, 45, 50 seconds minimum dead timers. Item lock na lahat to, mga kaibigan. So I think yung mga kailangan mag-activate na activate na. Yung mga late game natin, late game na talaga. Oo. I mean, even support dito, mga kaibigan, talagang may item na nga din. But the arrow will be connecting doon. Fake attack, no? Look at the burst damage, no? Rico. Pero namatay si Renny J from Eto Max. Mukhang this is gonna be the right moment for Execration na tumulak sa base ngayon na NXP Solid. Zapno dito, nangunguna sa gitna. Cotter and Inferno has been popped. MB, pero Avatar of the Guardian, paalis na muna. Will Execration chase this one down? Sabi doon, look at H2O sa may top lane. Talagang, ano lang, pinupush lang niya. Kumbaga, split hindi, lang talaga, no? Oo, hindi niya binibigyan ng time or minion wave ang Execration para makapag-push. Ang dami kasi din kayang mag-push dito sa NXP. Pero push, sabi niya, wala! Fight tayo! Sabi ng Exe in the mid lane. Trying to go in, Benny Cutie. Good amount of sustain and damage output. Lalaban kaya, papasok kayo sa loob. I think dinadahan-dahan lang nila to. Dinadahan-dahan, pero yun na nga. MB might actually fall dito sa kamay ni Hate. Two man down para sa side ng NXP Solid. But wala pa rin silang minion wave. Look at H2O cutting the lanes na naman. Grabe, sa may pandang gitna. Hindi talaga ma-push, man. Hindi ma-push H2O. And that is just high-level Mobile Legends. Definitely high-level. Pero ito, mukhang mapipick off yata dito. Chester, but Winter Truncheon, very timely na ginamit niya dito. Out na muna for Benny Cutie. So the reason bakit ginagawa nila ito paulit-ulit is kailangan mong gamitin yung mobility ni Ling dito. Para makapag-cut ng waves, para makapag-side lane push. And they wanna go for teamfights. Execration, gusto mag 5-man, pero hindi talaga pumapatol ang NXP. Oo, pero ang ganda nung timing doon ng Execration kasi alam nila na nandun na yung purple buff dito and definitely Ling will be taking that one. And medyo nagulat yata doon si H2O. Buti na lang hindi pa siya doon na pick off kasi if ever man na mawala dito sa H2O, it's gonna be a big opportunity for Execration to be able to push. Kasi, to be honest, H2O ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa Execration. Kapag, kanina pa, di ba? Ang dami na nilang time para mabasag yung, I mean, ma-push. Kanina. Oo. Kaso, H2O,
cut lanes lang. Yeah, sige, balikan kayo. Oh. Subukan nyo ang pasin nyo ng walang minions. Try nyo. Oh. Maunot yan. Parang si ano, Yawi on the gulong ng palad. Yung ano, yung iba gulong. Talaga. Iba talaga yung ano, yung level of play here is comparable, of course. Greatest games, pang greatest games na talaga. Totoo. So, for now, ang ginagawa ng EXE, trying to win a big five-man team fight, di ba? Pero ang NXP, pansin mo, dalawa-tatlo lang lagi sumasagot. Exactly. Nandyan sa harap si Yawi with someone on the side, with Chester is putting traps on the side as well. Hindi sila nag-full engage. I wonder how long they can keep doing that though. Mm-hmm. Gaano katagal nila kayang hindi pumatol sa five-man team fight? Totoo, totoo yan. I think kung gaano man katagal yon is gonna be answered sa susunod na Lord. Possibly, kasi yes. Itong Lord, I think, would be the nail on the coffin dito on both teams. Kung sino man makakuha neto, most likely will be taking this game. Pero ito, ayan kung na, si Zapno na naman ang target dito ng NXP Solid Sipa from Rene J. Pero makunat na si Zapno dito. Hindi na siya yung parang kanina. Uh-oh. The first 5 to 10 minutes na medyo mabilis nilang nababurst down. But Chaknu yata yung susunod nilang magiging target dito. H2O bumaba na doon sa may pader. Pero Chaknu just microwing the hole. Krabis. NXP Solid just healing doon sa may bandang gitna. Benny Cutie dito may tulong na magaganap. Chaknu still alive, mga kaibigan. Grabe ang sustain to again, Kali. It's gonna be Benny Cutie dodging the Avatar Guardian with the flicker. Now in the Winter Truncheon. Where is my friend? Oh! Nasa na mga tropa ko. Here we go! And... Popo, ito na. The sustain is the name of the game. Eto, Max, dito. Will Immortality has been popped. Buhay pa rin ang Execration Squad. Rene J dito ang nawala. Sunod na dito si Yawin. Nako po, the death timers ngayon ng NXP Solid ay sobrang tagal na. Mukhang this might be it. Pero sabi ng Execration dito, Tol, wag na muna natin piliting mag-push dahil makulit masyado si H2O. Kunin na lang muna. Pero, what if manakaw to ni H2O? Nako, big question mark. Kasi nga hindi siya gumagalaw. Oo. Nag-aabang lang. Same with Chester kasi kita nila yung nangyari with the help of the trap. That Lord HP now at half with the trap in play now. H2O really, still holding. Tinitignan ko si H2O. Here we go. Ito drive mga by. Tol. Ito, pang YouTube to. Pag nanakaw to, pag alam lang ano ha, na Execration na yes. Wala si H2O and I know, wala sila rito yatang Retribution. At they chose na lang na lumaban. Naku, si Chester. I think that is the best way to do this. Pero yun na, nakita nila. Napansin na nila kung nasan si H2O and this is a very, very intelligent play from Execration just to hold here the Lord kasi alam nila na pwedeng-pwede tong kunin H2O just with the Retribution. Pero to, pasok na. Medyo naging impatient dito si H2O but the Lord has been taken that's down it. By Execration and that's gonna be a 3-man down for NXP Solid. This might be it, Kuya Rahart. Yeah, ito yung isang minion na hindi mo kayang ikat. Hindi mo makakat yan, men. So ngayon, feeling ko Execration with the help of the Lord. And I think mag-spawn to sa mid lane because it's the weakest lane for NXP right now. That's going to be such a hard team fight to win. Considering now 45 seconds out, I don't know, man. Yung flow na lang. Kung ako yung NXP, to i-flow ko na lang yung top tsaka bot, hopefully maka-distract and ma-hold ng 4-man yung mid lane ng NXP. Yes. Sana ma-hold ng 4-man nila para may chance na mag-sidestep either si Rene J. Wow, Yawi! Yawi! Sab, walang cut-cut. Ano hindi makakat? Kaya ko ikat to, sabi ni Yawi. De, actually, what Yawi is trying to he do, delayed it. Oh, dinidelayed niya. Yes. Kasi alam nila na hindi aabot si H2O pag nagtuloy-tuloy yung Lord. This might be the hardest 10 seconds of life dito ng NXP Solid. Waiting for H2O. Hold nyo lang to, mga tol. Kaya. Lang! Here we go, 7 seconds on the timer. They're fighting very, very low right now. Si Yawi, pero buhay pa rin ang Lord clearing it up. And I think the Lord will go down. Nako, na-defend pa yata nila. Na-defend pa nga nila, pero Yawi will be taking down. Pero sa may bandang taas, medyo makunat yung mga minion wave. Pero mauubos yata dito ang tori ng NXP Solid. Now, but still, kaya pa yata nilang i-hold to. Kuya Rockhard going in, but Benny Cutie going inside doon sa mga BM Pro dito ng NXP Solid. Nako po, Avatar of the Guardian will be used doon sa may kay Jester. Habol sila, hate will the be taken down, but Immortality has been pa. Pero yung base, nako, dumipensa kayo mga tol. Pero yun na nga, that's gonna be it. Subscribe! Subscribe! Para na sa Instagram. Skin giveaway! Skin giveaway! Skin giveaway, guys.